Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Haris. In today's video nga po, pag-uusapan natin o i-share ko sa inyo ang mga application na dapat meron sa inyong may smartphone kung binabalak nyong mag-start ng inyong mga sariling YouTube channel. So, bago tayo magsimula guys, kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, di pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Hit nyo na rin po yung ating notification bell button para updated po kayo kung maglalabas po tayo ng mga panibagong video. Okay, so ito yung mga application or list na meron ako na po pwede kong i-share sa inyo kung sakaling gusto nyong mag-start ng inyong mga sariling YouTube channel gamit ang inyong mga smartphone. So ito yung pinaka-useful na linagay ko sa aking listahan ngayon. So random list lang to na i-share ko sa inyo. Okay, ito yung mga ginamit ko dati nung nag-start ako ng YouTube sa aking isang channel na which is nawala na nga at na-delete. And i-share ko yan ngayon sa inyo. Okay, so kung mag-start kayo ng YouTube channel, unang-unang meron kayo syempre yung YouTube application. Pre-installed naman na yan sa inyong mga smartphone. And syempre meron kayong Gmail account para makapag-create ng channel. Ngayon, ito yung mga dapat nyong i-download na wala pa sa phone nyo. Unang-una sa ating listahan is si YouTube Studio. Search lang natin siya saglit sa Play Store. So dito kay YouTube Studio, yung mga po pwede nyong gawin dito is that pwede nyong ma-edit yung mga details like description, tags, at pwede mag-create ng playlist at mga marami pang iba. So YouTube Studio, pinaka-basic na ginagawa dito is pwede mag-edit ng title, description, maglagay ng thumbnail. Okay, so kinakailangan nyo ng YouTube Studio application kung gusto nyo mag-start ng inyong sariling YouTube channel. Okay? So, next sa aking listahan is si Pixel Lab. Anong gamit ni Pixel Lab? Pixel Lab is ginagamit para makapag-create ng thumbnail sa inyong YouTube video. Yung thumbnail, guys, siya yung nakitang picture sa video nyo bago pa man i-play. Okay, so open ko lang si Pixel Lab. Si Pixel Lab ang para sa akin ang pinakamadaling gamitin sa pag-i-edit ng inyong mga thumbnail. Basically, ang size ng thumbnail sa YouTube is 1280x720p. So sa custom, meron ditong YouTube thumbnail na preset, which is yan na siya, 1280x720. So yan yung size niya. And dito, pwede na kayo mag-add ng gallery or from gallery feature. So, pwede nyo siyang gamitin para makapag-edit ng thumbnail. Okay, so personally ako, wala akong alam kahit sa pag-edit ng video, pag-edit ng thumbnail. So, gamitin nyo lang si YouTube para sa ganun matutunan nyo kung paano rin mag-edit ng thumbnail video. So, sa ganun, pwede kayo makagawa ng customized thumbnail nyo para sa inyong mga YouTube video. Napakaganda ni YouTube kasi napakarami na natin po pwedeng matutunan dito sa YouTube na po pwedeng nating magamit sa ating mga sariling YouTube channel naman. Okay, next sa ating listahan, napaka-importante na isa sa ating listahan is si Gmail. Okay, kapag may Gmail na kayo sa inyong mga smartphone, update nyo lang siya para sa ganun makakuha nyo mga latest feature ni Gmail. Sa akin, hindi ko pa siya ganung updated pero na-update ko na to last month. So, sa Gmail naman, dito natin makita yung mga email ni YouTube. For example, meron kayong strike na kung saan nakagamit kayo ng copyrighted music. So, dito, nagkakaroon kayo ng idea kung ano yung video na na-copyright and maaagapan nyo or magagawa nyo siya ng paraan para matanggal yung copy strike or kumbaga manonotice or manonotify kayo kung magkakaroon kayo ng copyright strike sa mga music na ginagamit natin sa ating mga YouTube video. And marami pang kagamitan ni Gmail kaya napaka-importante na pag gagawa naman kayo ng Gmail account ay kinakailangan nyo talaga tong si Gmail. So basically si Gmail, dito for example, medyo lumaki na yung channel mo, mga sponsorship, so dito kayo pwedeng mag-usap ng iyong ng mga company na gusto mag-send sa'yo ng sponsorship. So, nagamit ko na siya and yun, sa Gmail ako nakakuha ng maraming sponsorship and basically, siya talaga yung ginagamit ko before sa aking first YouTube channel na pinag-communicate sa mga company na nakakausap ko dati before.
Okay? So, Gmail. Next is video editor. So, nung nagsimula ko ng YouTube, ang ginagamit kong video editor is si KineMaster and napaka-useful nito, no? Kapag ka-phone lang yung gamit natin. Si KineMaster is paid siya sa Google Play Store but dito sa YouTube napakaraming tutorial, ano, kung paano kayo po pwede magkaroon ng KineMaster na walang watermark. And tamang search lang sa YouTube, di nyo alam mag-edit, search lang kayo sa YouTube. Napakarami na tayong pwedeng panuorin na edit tutorial sa KineMaster. Magsimula lang kayo sa basic hanggang mag-expand yung knowledge nyo dito kay KineMaster. So, napaka-useful ni KineMaster, guys. Kung nagtitipid kayo, wala kayong budget para mabili si KineMaster. Kasi nga, meron siyang watermark kapag hindi natin siya nabili ng freemium. Search lang kayo sa YouTube. Tamang search lang. Makakuha kayo ng KineMaster na walang watermark. So, yeah. So, masishare ko lang sa inyo, guys. Kapag starting nyo pa lang sa KineMaster, basically, yung mga gusto lang naman natin gawin, pag-cut ng video, tatanggalin yung mga part na gusto nating maalis sa video, mag-add ng music. So, yun lang yung mga simulan yung i-search muna kay YouTube na kung paano siya gawin kay KineMaster. And then, pagdating ng panahon, ano, medyo magkakaroon na kayo ng ibang mga idea na gusto yung ilagay kay KineMaster, katulad na lang ng paglalagay ng mga green screen, layer, ganun. So, habang patagal na nag-edit kayo kay KineMaster is that gumagaling kayo sa pag-edit. Okay, and last sa ating listahan, ano, meron na tayong YouTube Studio, Pixel Lab, Gmail, saka video editor na KineMaster. So, kinakailangan naman natin ng MP3 downloader or music downloader. So, ang personally na ginagamit ko talaga na downloader sa mga music is si SnapTube, guys. So, punta lang kayo kay Google, search ang SnapTube. Ayan, SnapTube. So, dito, wala siya sa Play Store pero meron siya dito. Search nyo lang sa Google, www.snaptube.com. So, dito po pwede nyo siyang i-download. Ayan, press nyo yung download and then madadownload nyo na siya and install. So, kagandaan dito kay SnapTube, kapag meron na kayo na-install na SnapTube sa inyong mga smartphone, and then punta lang kayo kay YouTube and then magse-search lang kayo dito ng mga music na non-copyrighted. Okay, so napakalaga, non-copyright yung mga gamitin natin music sa ating mga video sa YouTube. Parang sa ganun hindi pa copyright, wag tayong magkaroon ng strike. So dito ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin si SnapTube once na na-install nyo na siya. So unang-una magsesearch lamang po tayo dito ng music no copyright. And then kapag ka nakapili tayo ng music na gusto natin, syempre papakinggan nyo siya muna bago nyo i-download. Kung gusto nyo siyang ilagay sa video na ini-edit nyo, gagawin nyo lang to. Okay? So, dito open ko si music or yung video and then post ko lang siya. And then kagandaan kay SnapTube, once na na-install nyo na siya, ang pipindutin nyo na lang dito kay YouTube para ma-download siya is yung share. Ayan, tapos pagka-tap ng share, guys, is makikita nyo dito yung download with SnapTube. And manonotice nyo yan kasi nandyan yung logo ng SnapTube. Press nyo lang siya and then select nyo tong MP3 sa my music. So, after nyo ma-select, madadownload nyo na yung music. And then, yun, no copyright yung piliin nyo, guys, para hindi kayo makopyright. And pupwede nyo na siyang gamitin sa inyong mga video na in-edit. So, yan yung basically ginamit ko nung nagsisimula ko ng YouTube channel sa aking first YouTube channel na which is na-delete na nga dahil sa some issues, ano. So, yun yung pwede ko ma-share sa inyo kung gusto nyo mag-start ng inyong mga sariling YouTube channel. Kasi napakaganda na mag-start ng YouTube channel ngayon kahit hindi mo siya pagkakitaan, ano, kahit paglagyan lang ng mga memories like vlog sa pamilya, no, kahit hindi ka na kumita. And napakagandang pagsiban ng YouTube na kung saan po pwede mong balikan once na may mga namimiss ka mga video. So, why not, ano, mag-start ng YouTube channel and ito yung mga po pwede mong gamiting tools or mga starter pack na mga application kung smartphone yung gusto mong gamitin pag mag-start ka ng iyong
YouTube channel. And yun lang basically yung mga pwede nyong gamitin na very useful and then karamihan free dito. At yung KineMaster yung video editor lang. And pwede kayo mag-search ng mga video editing software or application dito kay YouTube din na marirecommend ng mga ibang YouTuber. But for me, KineMaster talaga ako nag-start. And yun lang yung may share ko sa inyo, guys. So, sana gusto nyo itong video natin. Kung nagustuhan nyo, guys, give this video a like. I-share nyo na din sa mga friends nyo na gusto din mag-start. Baka sakaling nag-iisip silang mag-start ng YouTube channel na makatulong sa kanila itong video na to. And yun lang sa mga kaibigan. Kung gusto nyo pala ng KineMaster video editing tutorial, pwede po kayong masharean ng konting knowledge ko sa pag-edit sa KineMaster. Let me know lang dyan sa comment section or give this video 20 likes kung gusto nyo ng KineMaster video editing tutorial. So, yun lang sa mga kaibigan. This is Haris. See you on the next one. Maraming salamat po. Peace.